sakali yung magsetay ka una. No? Pero gusto ko lang magsabi na, sabi ko, New Year ang sa-celebrate. Para ako nasa bar. The fuck? Yun ang pakay natin. Okay. Happy New Year, everybody! Happy New Year! Happy New Year! Happy 2023! At maganda ang New Year natin kasi pamatay na, namamatay na ang COVID. Nagiging normal na ang mundo. And tayong lahat ay mas masaya, lalo na sa kabuhayan, sa ating kalusugan, at sa ating negosyo. O tama? Tama! Appeal tayo dyan! Tama! Money for us! More success! At tuwing papasok na ang bagong taon, dito na rin lumalabas ang listahan ng kanya-kanyang New Year's resolution ng mga Pilipino. Bakit nga ba tuwing New Year natin naiisipan magbago ng sarili? Panoorin natin to. New Year, New Me. Iiwan na lahat ng hindi maganda pati mga nagpamalas sa buhay sa pagsasara ng 2022. At bit-bit sa 2023 ang pagbabago na ugali, disiplina sa sarili at pagtagumpayan ang pangarap. Ikaw, ano ang New Year's resolution at tutuparin mo ngayong taon? Baguhin ko ma'am yung ano ma'am, pagiging mainit ng ulo. Kasi siyempre, na tao lang tayo ma'am eh. Pag-iinom po. Kasi araw-araw ako nag-iinom. Eh, hindi ko maiwasan. New Year resolution is to become a financial stable and of course, to become more productive this New Year. My New Year's resolution would be do more and complain less. Isa din sa parating nasa listahan ng New Year's resolution ang body goals. Yan ang napansin ni Miguel na coach sa isang gym sa Quezon City. Kapag mabubukas na ang taon, tila nagkukumahog ang mga kliyente na mag-enroll. Lahat ng kanyang kliyente naka-focus sa pagpapaganda ng katawan. Maraming factors eh. Siyempre one is holiday weight. So siyempre nag-increase sila ng weight during the holidays. Pangalawa, siyempre during the pandemic itong 2 years, nakita nila yung inactivities nila. So yung pagiging sedentary lifestyle, nakita nila yung mga downside doon. May iba akong clients na may mental health issues. So at least na-address dito or nakakatulong sa kanila to be active. Siguro to ano lang bumalik dun sa dati kong weight 5 years ago, which is yung ideal weight. Yung fitness goals ko din is hindi na ako mahihirapan na maglakad ng malalayo, unlike before. Ma-maintain yung physical activities para lalo pang gumanda katawan ko. Lumit yung bilbil ko sa lahat ng kinain ko this Christmas. Happy New Year! Nakatoon naman sa kalusugan ang New Year's resolution ng ilan nating kapatid. Ang New Year's resolution ko ay mag-eat ng healthy at umayat. Ako, ang New Year's resolution ko, matulog ng maaga. Ang New Year's resolution ko ay itigil na ang pag-inom. Ang New Year's resolution ko is to start writing again after 40 years na natigil. Mag-bike pa mas marami, mas madalas. Saan ang sweldo ng mga tagawa? Sabi ng psychiatrist na si Dr. Joanne Rifareal, maganda rin naman na may mga pagbabago tayong pinaplano sa bawat taong pumapasok. Ang Pinoy nga kasi, mahilig i-challenge ang sarili. Ang end of the year kasi, transition to new year, ito ay parang nagbibigay sa atin ng parang mga maraming possibilities at nagbibigay sa atin ng hope. Kasi yung end of the year, parang it's a time to reflect back eh. Ano ba yung mga na-accomplish natin sa nakarang taon? Ano ba yung mga hindi natin natapos? Mag-set tayo ng goals. Pero dapat ang mga goals natin ay realistic. Mas maganda na yung may alam natin na parang achievable sila. Pero tuwing bagong taon lang ba pwedeng magbago? Ano naman kaya ang New Year's resolution ng mga kasama ko? Alamin natin yan dito sa TikToks. Cheers to improvement! Cheers to self-improvement! New Year's resolutions! Gusto ka ba? Cheers! Of course! Every year! Ano ba? To me, alam mo, to me, may New Year's resolution tayo for the year. Sometimes, it takes one whole year para mabago natin ang sarili natin, right?
So, pag-usapan natin ang New Year's resolution ng bawat isa sa mga anchor natin ngayong gabi. Okay, oh, Alex, ikaw mauna, ikaw lalaki. Ako, ano, ako ngayon sa health. Gusto ko na, wow. Kasi ang problema ko minsan, napapabayaan ko yung pag-imba sa pagkain. Gusto ko talaga mortal, ano, sa edad ko na to. Tapos exercise kasi... Pero hindi ka naman mataba. Oo nga. I know. I know, right? But... pero ang hindi ako mataba, pero alam ko yung pagkain ko sa aking lifestyle ko, hindi healthy. Lalo na pagka mga busy sa trabaho, minsan nakakalimutan na yung exercise. Of course, lagi naman natin kakibat ang ating kapangangatawan ay regalo natin sa ating mamahal sa buhay. That's diba? True. Habang mahaba ang buhay natin, ayun ay para sa ating mga pamilya. Mm-mm. Dapat maraming mahaba. Mm-mm. Of course. Don't. Dapat maraming mahaba. Let's not go there. Let's not go there. 2020. Okay, Kakay, ikaw, ano ang New Year's resolution mo? Ako, medyo serious ang New Year's resolution ko. Siguro unang-una, yung lifestyle nga na sinimulan ko ng 2020. Dahil nga, I want to focus on my music. Mm. And so, kailangan talaga, syempre, kailangan tayo subabay sa mga bagets and also, sige nga, magpabirit ka nga na isa lang ngayon bago ka mag-upin. Ano mo, musical, ano mo, kahit ano. Ano? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw? Hanggang kailan ka titiis? Oh, bakit nga ba? Oh my God, ang galing niya talaga! Yes! So you want to sing para more? Para kanyang yun! Wala na yun! Tapos na yun! So she wants to sing more! So I want to perform more on 2023. Uh-oh. And then, siguro ay... gusto ko sa 2023, I will less expect from people. Kasi masyado. That's a good idea. Yeah, less kasi less tayong mga tao talaga. Yes. Sobra natin tayo nag-expect sa mga tao. Whether it's our close friend or acquaintance or kahit mga strangers and all, mga katrabaho. So, ngayon, bahala na. Wala na akong pake. Lalo kang nasasaktan. Correct. Diba? Tapos hindi na susuklian yung binibigay mo. Eh, hanggang dun lang eh. Anong gagawin natin? Tama. So, less expectations from people, from work, and all. Focus on music and have more, yung maging healthy pa. Mas focus ako sa mental health ko. Kasi yung talaga, ang tama si Kuya Alex eh. Iba talaga, sa trabaho natin. Ba't ako na naman? Porque mental ako na naman. Oo, kasi iba yung sa'yo, multiple personality, ibang mental health. Diba, tinamang tsura ko, di ako makain nga sa suit ko ngayon. Kasi pag huminga ako dito, tinaputukan to. Okay ba yan? Ganyan. Okay. Eh, sabi kasi, painta brown suited tan mo. Marami to rin naghahanap ng aluminum foil ngayon sa atin. aluminum foil. Ay, basta kami makinta ba? At saka gusto kong i-share. Every year, meron tayong mga goal, di ba? Every year, tuwing mag-new year, tinuro to sa akin ni Maa, isigaw mo sa universe kung anong gusto mong yari ngayong darating na year. Gusto ko yung maman! Manifest! Alam mo, that's the keyword. Alam nyo guys, lahat ng sinigaw ko sa mga nakaraang taon, nangyari sa bawat taon. Oh. So, naging tradisyon na. So, natin. Ayun! Alam mo, nagiging totoo. Universe, salamat sa bagong misis! Yan! Hindi, sample lang yon, Kuring. Tante ko lang, sample lang yon. Pag sa mga tao, ganun. I agree with her. Manifest, no? So lahat ng isigaw mo sa mundo, lahat ng panalangin mo, sana sagutin. This year, 2022 was a very good year for me, career-wise. Ang daming mga bagong opportunities. Diba? Thought not at my age at 57, di ba? What? Oh! Yes! 57 ka? Yes! May naganda ako na talaga. Pero I'm so happy kasi tatlong show ko ngayon, di ba? May ESPN ako, may daily morning show. Tapos may cooking show ako with my cousin Sandy Daza. This is my third show. So ako, maybe for next year, continue pa rin ang mga trabaho. Hoy, huwag ka na umasam ng pang-apat. Oh, huwag na daw muna. Sabi nito, sabi ni Corina, pinagbawalan na ako ng pang-apat. Cooking mo at sikasuin mo. Ang gusto ko,
ngayon, time management, at saka, I agree, kasi nga, 57 ako, yung aking health. Correct! Yes! Diba? Ma-enjoy natin. Gusto ko makita ko yung mga anak ko ikakasal. Gusto ko ma-enjoy yung aking mga apo. Gusto ko makita yung mga anak kong, diba, yung mga ganyan. Blood pressure niya. Ito ba yung sinasabi mong crush mo? Oh, hindi ko alam, kayo kung alam namin 57. Blood pressure? Sinungaling eh. Nung tinatanong ko, nang nasa kwarto kami, nandito ko na, 47. Pala, maalabo lang pala yung 47. Wala din yung simula eh. 47. Nandito ko na. But she looks good for 57. Oh, thank you, thank you. But for the New Year's resolutions, I want also to be grateful for this year. Yes. And grateful for the year that's going to come. Yes. At nakita ko suot niya yung niregalo ko sa kanya ng Pasko. She looks good. At 12 midnight. Yes, nakita ko yung 57. Oh my God! OMG! Kailangan ng plancha. Ito na. Natutunan. Oh, ikaw naman. Oh, G3, ikaw, share. Siyempre ako, sa love. Nako talaga. Talaga siya. Oo, kasi talaga. Parang all of the aspects of my life, okay na ako eh. Career, family, friends, everything, wala na akong mahihingi pa. Pero syempre, for this year, 2023, dapat hindi na ako ma-in love sa bad boy. Ay, yun ang gwapo. Party masarap, boy. Eh. F-boy. Pero sandali lang. Ayoko na. Ano yung last boy? F-boy. Oh, yan daw yung mga, ano, sabi mo? Ano? Ang bad boy, yan yung masasarap. Ay! Okay siya. Masarap talaga siya. Okay siya kapag pag teenager ka pa, pag 20 ka pa. Pero sa edad natin, parang pag sinabi mong, oh, I'm heartbroken because of this guy, kasalanan mo na yan. Oh, yun pinili na mo yung correct. Ano oh, eh, bad boy eh. Hindi na. Dapat ganun. Kailangan, ang focus ko ngayon, stable, loyal, dependable, considerate, at may trabaho. Malaki, malaki. Ay, wait. So, pagka nag-date ka, ito ha, kapag nag-date ka, kailangan merong parang job interview. Kailangan may kinikita, kailangan hindi dependent, kailangan pogi, at kailangan sexy. Yeah, and ducks. Such a thing, gano'n, G3, parang imposible na yata hinahanap mo. Hindi yan imposible. Matagal yan. Alam mo, meron niya sa Atlantis. Tumisid ka ng mga 1,000 meters below the sea level. City of Atlantis. Meron sa Atlantis. Saka dapat, pag dinate ka niya sa restaurant, hindi mo titingnan yung presyo. Order anything you want. Kasi mag-order ako, sa fast food. Saka dalawang 450. Gusto mo 600. Ang malalaman, your worth to a man is equal to the amount he is willing to spend on you. Oh my God. Wait. Ate ko rin, kailangan ko lang sabihin to kasi may pressure yung mga lalaking. Alam mo, hindi ano, gusto nating gamitin natin ng percentage. Oh. Sa mayaman, pag gumagastos siya ng ganyang mahal, okay lang. Relatively, wala naman sa kanila yun. Yeah, correct. Sa mahirap at gumastos ng mahal sa inyo, ibig sabihin, buhay niya yun. So, huwag niyong itaas yung masyado yung standard kasi may mga pinag-uusapan ni G3 mundo niya. Yung mga sama mo dyan. Boyfriend ako na ano, na economically challenged. Pero aksidente lang yun, G3. That was one of your charitable works. Alam ko mga charitable. Minsan sa isang taon, nabibigay ka to charity. Alam ko yan. Ikaw, gusto namin marinig. The Queen K. Oh, the Queen K. Ano ang iyong resolution? My New Year's resolution is titigil na ako ng pagpo-produce. Titigil na ako ng pagpo-produce ng mga show tulad nito. Kasi pag tumigil, kasiraan ka rin nito. Wait, Corinne, marami pa tayong pinoproduce. Oh, marami pa tayong... Mamimiss ko yung mga tawag mo ng alas 10, gising ka pa ba? Mga tipo, marami pa tayong kailangan pakainin, di ba? So, highlight ng career namin lahat na makatrabaho. Oo naman. Si Corinne. Alam nyo, una, tigilan nyo ako. Kasi ako, longevity ang pakay ko. Kayo ay nagpapaikli ng buhay ko. Okay? Ang gusto ko, humaba ang buhay ko, 120 years old, si Pepe and Pilar. Kailangan makita ko kung sino man lang ang mapapangasawa nila. Kasi, alam mo, kung mapangasawa nila yung mga hunyango, mga
mapagpanggap, mga walang kinikita, mga OMG. Tatayo ako sa aking kinababaunan at mumultuhin ko silang lahat. Kalma lang. Magagalitin ako. Ako, magagalitin ako. Sandali lang. May gamot ba ito? Pag-uusapan natin. Parang wala. Come on. TikTok! Artista at personalidad ang nag-viral sa social media dahil sa pagwawala dulot ng galit. Pero ano nga bang rason kung bakit nagiging mainit ang ulo ng isang tao at minsan ay nauwi pa sa pisikalan? Panoorin natin ito. Ire-record kita, kuya! Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa! Ano pa, umiplano ka? Patagalin? Ilang oras na, ha? Mag-drive-thru kayo, papapuntahin mo ako doon. Sorry! Mawawala kayo ng trabaho! I dare you! Oras na na-feel mo na yung init ng mukha mo, yung galit, tuloy-tuloy na yun. Ayon kay Doc Willie Ong, ang mga ganitong behavior na ipinapakita ng isang tao na napakabilis magalit ay senyales na meron itong anger management issue. Para silang mga bomba na kapag sumabog, damay lahat. Ito daw ay isang uri ng sakit na kung tawagin ay intermittent explosive disorder. Biglang nagagalit, impulsive, violent, angry, verbal outburst, naninira ng gamit, merong mga ganun eh, sinisira yung gamit, nagwawala sa bahay. Hindi siya purposeful behavior eh, parang wala talaga sa sarili. Hindi yung pinaplano, parang kriminal na gagawin ko to, sisirain ko to. Hindi, bigla-bigla na lang nagwawala, aggressive, at minsan nagre-regret. Nagsisisi afterwards. Ayan, no? Itong mga taong may IED, isang mental health disorder to, natatanggal sa trabaho, nasususpend sa school, nadi-divorce, hindi magkaroon ng magandang relasyon sa partner, na-aksidente, na-ospital, at nakukulong. Ay, sorry. Nanadya ka na, ayaw mong tuming sa anahan mo eh. Maiiwasan naman ang pagiging magagalitin kung hindi papansinin ang mga bagay na nagtitrigger nito. Pag ang isang individual ay napaperceive niya na merong threat sa kanyang safety and security, no? So kaya when there is that threat sa perception natin ng ating security and safety ay tumataas or nagfo-function ang ating fight or flight response. Kaya tayo nagagalit. Ano pa yan dyan? Kanina pa dyan? Di kanina tapos-tapos? Psychologically naman, maaari kasi ang pagtanaw natin ng anger is nawawalan tayo ng control over sa mga pangyayari. Not just sa environment, sa mga experiences natin or sa mga nangyayari, no, na nagko-cause atin ng anger, nawawalan din tayo ng control over our own reactions, emotions, doon sa kung ano ang nangyayari. Ang bottom line dito is the losing control. Nawawala ang control ng isang individual to process kung ano man yung nangyari, process emotions, and to find healthier ways of coping with the anger. Ano ba yan, Jane? Hindi ka umayos sa ginagawa mo, ah! Ikaw, parati ka bang galit? Ano bang dahilan para ikaw ay magalit? Teka, kailangan natin malaman yan sa mga kasama ko. Ang Revelasyon, dito sa TikToks. Okay, aminin na natin, lahat tayo, nagiging magagalitin. Tigilan niyo ako. Huwag niyo ako'y damay dyan. Sabihan na ever! Ako lang. May nilipululo mo. Nagagalit din kayo. Kung sa bahay lang, o trabaho, o sa kalye, nagagalit tayo. Of course. Oh. And ayaw natin nun. Yes. Diba? Pero so, dapat naman minsan naman kailangan, pag if it warrants, then you should release your anger. Mahirap rin naman na kinikimkim mo, it yes. Festers, diba? Yun na nga, mental yun, tapos mamaya, sasabog ka na lang. Mm-hmm. Pero iba rin yung sabog ka ng sabog. Yes. Alam mo, type of release. Oh. Type of release. Pwede kang mag-release mo siya through a physical thing, like boxing, diba? Oh, kaya maraming nagbo-boxing ngayon. Kasi, how do you
manage your anger. That's true. Oh. To me, yes, it is this. As I got older, syempre, nung medyo bata-bata ako, medyo mas halimaw ako. Mas halimaw ako dati. Pero ngayon, nare-realize ko na yung salita nakakasakit. Yes. At saka, ang pinaka-importante sa lahat ay ang relasyon sa kapwa-tao. Oh. Yes. At yung epekto mo sa kapwa-tao. Oh. Right? Okay. So, medyo magtitimpi ka ng konti, pero pagka medyo ayaw matuto, goodbye! Kesa ako'y maging halimaw, humanap ka na lang ng ibang trabaho. Ako tama naman, gusto ko, pag magagalit ako, isang beses lang. Diba? Kasi kung paulit-ulit, hindi ka naseseryoso yun. Yeah. Yun rin ang natuto ko. Tsaka siguro, pag tumatanda ka, nagmamature ka na, humahaba yung pasensya mo, gusto mong intindihin na lang ang tao. Pero pag talagang hindi mo na talaga, sigawan mo na isang masigabog na galit, tapos dapat tapos na. Or, I just walk away. Kung magsasabi lang ako ng masakit, I'll turn my back and walk away. Ano ba yung mga nakakainit ng ulo talaga? Trabaho. Stupidity sa akin talaga. Oh, ay, ako, para sa akin, katamaran. Kaya, tanungin natin si Alex, ano nagpapainit sa ulo? Parang bot. Parang stupid and lazy. Pero ako, para kay Alex, parang kapangitan. Ako dati, sasabihin ko sa inyo, dati, mahilig ako magalit. Ang problema sa akin, hindi ko iniiwasan yung mga reason na ikagagalit ko kasi meron siyang trigger points. Ngayon, alam ko na. Mm. For example, eto napakasimple lang ha. Basketball. Oh. Nanood ako. Lakers ako eh. Mm-hmm. Pag natalo yung Lakers, alam ko mait ang ulo ko. Ah. So ang gagawin ko, isi-separate ko muna yung sarili ko. Sasabihin ko muna, papasok ako sa kwarto. Ayokong expo. Ang problema ko sa iba, mait na ulo. Hahanap ka pa ng lalabas sa, di ba? Minsan sa sobrang ita ulo mo, ayaw mo kim-kimin, maghahanap ka ngayon ng, ikaw, anong ginagawa mo dyan? So, hindi nila maintindihan. O kaya, yun isang trigger ko, yung mabilis. O kaya hindi kayo nagkakaintindihan, meron kang sama ng loob na kinimkim mo dahil sa kakimkim mo. Mm-hmm. Puputok ka one time. Yes. Doon ka pa puputok sa walang kakwenta-kwentang bagay. Mare! Ngayon, hindi na justifiable yung pagputok mo kasi hindi mo na maikwento na, kasi dati, naalala mo yung 1, 2, 3, 4, hindi mo na ma-justify yan. Oh. Kasi nga, pumutok ka doon sa walang kakwenta-kwentang bagay. Mm. Alam mo, ginawa ko talaga ngayon, pag nag-iita ulo ko, magsiseparate ako, pumunta ako sa banyo, magulila mo sa ako ng mukha. Mm. Kasi dati, mait na ulo ko, lusong ka pa eh. Parang, pag ita ulo, hanap ka pa ng asawa mo, kumusta, anong pagkain? Wala na, pagkain ka na. Kaya ka na, ba't kagalit? Ba't kagalit ka? Wala na. Tapos alabas ka sa yan, tapos tsaka mo na yung pusa na nanay. Tapos animal cruelty ngayon. Nakita ka na, video ka. Animal cruelty. Pagdating mo sa labas, makita mo yung magtataho. Pero mahirap kasi pag nag-release ka ng anger mo, nahuli ka on camera, parang yung nasa VTR. Mahirap talaga. Everything na ngayon, Ako naman, mahirap talaga ako magsalita. Kasi laging iniisip ng tao, pag nagsalita ako, parang lagi akong galit. Kasi the way ako magsalita. Malakas ang boses. Hindi, tsaka the way akong magsalita, yung mga choice of words ko. Iba talaga minsan. Tsaka masakit talaga ako magsalita. Pero agree ako sa'yo na nakakainit talaga yung ulo. Yung paulit-ulit ka ng instruction. Shushungers. Kasi ako, hindi ako naniniwala sa na tao na may ob-ob eh. Uh-oh. Na may bobo. Kasi, kapag willing kang matuto, pag willing kang matuto, matututunan yan eh. Ako, ayoko nang paulit-ulit ako. Tapos, tamad. Uh-oh. Tsaka, yung, hindi mo kasi, hindi ako naniniwala eh, pero nagpapa-ob-ob. So, dun talaga pumuputok. Tapos, ang tagal kong sinupress yung totoong kakay nung pumasok ako sa showbiz. Mm. Kasi dati nung nagsisimula ako yung, ganun, sinasabi mo yan sa akin. But ngayon, nung nag-showbiz ako, hindi. Kasi, ayan, mataas position yan. Kailangan, siguro pagka one time, yung mga putok-putok ko na talagang galit ko, dun lumalabas eh. Putok-putok. Pero kasi, mainit yung ulo ko, pero never akong nagagalit ng walang dahilan. Mm. Lalo na pagdating sa work. Mm. At hindi ko dinadamay ang work kapag ka may problema sa pamilya and all. Kasi may mga iba-iba tayo ng utak, iba-iba tayo ng sitwasyon. Hanggat kaya kong timpiin, ang gagawin ko, kunyari ganyan, naka-experience ako ng mga ganyang klaseng katrabaho. Yung ganyan ka lang, opo. Nasa likod ng utak ko. At the back of my mind, tunin mo din ako ganito. I-blip na lang natin to.
Kukunin niyo ako, gagalingan. Sorry, naubuna ako dito kasi hirap na huminga eh. Dapat talaga meron kang pinaglalaanan ng galit mo. Oo. Kailangan yung anger mo directed towards something that will make it pleasurable. Ang gagawin ko, yung mga ganyan kong experience, nung nag-showbiz ako ng theater, nasabihin ko talaga, ay hindi. Gagalingan ko. Tingnan mo. Yun. Gagalingan ko. Alam nyo, para maliga. Bilang pinakamatanda sa inyong lahat. Pero pinaka-fabulous. Mas matanda. Matanda. Oh, really? Matanda siya. Matanda ka! By a few months. Tingnan nyo naman, if you reach our age and you look like this, why not? Yeah. Correct? Pero totoo. Pakiyan na lang sa mga muscle ko. Yan ang kulang ko. Pakiyan na lang, okay? Wow, you're so fit. Okay. Ang sinasabi ko lang, sa edad na inabot kong ito, ito ang naintindihan ko. Kasi magagalitin din ako talaga mula nung kabataan. No way! Oh, yung mas mature! Ako, chismis lang! Akala ko mga tumatakong tao papalayo doon sa office mo. Akala ko, overacting lang sila na, andyan na ang kalima! Nagtalagang si Madam Corina. Ang tawag sa kanya si Madam Corina. Tinuwa yung staff, anak, nagtutulungan sila. Rere-end ako lang yung mga tumatak mo. Rere-end ako lang yung mga tumatak mo sa iyo. Ano na si Madam? Si Madam Corina. Madam, si Madam yan. Okay, talaga. Okay. Karangalan, napagalitan ka ni Corina Sanchez. Isa siya. Sabi ko, natin. Lahat na papagalitan ko walang lumalabas, walang umaalis. Bakit? Nauutangan ako. Okay? Nauutangan nila akong lahat. Okay, maliban sa utang, ito lang ang masasabi ko. Oh. Na in all my years of experience, ang pinaka-importante pa rin ay ang tao. Yes. Ang pinaka-importante. Anger management, tigilan mo na yan. Kasi ang buhay, napaka-ikli. Maliban sa health mo, yung kasama mo na nasasaktan mo ang kalooban, yun pa rin ang pinaka-importante. Kung ano yung iiwan mo. Ano bang gusto mong iwan pag ikaw ay namayapa na? Yung galit mo o yung pagmamahal mo? Gusto mo bang matatay? Gusto mo bang maranasan to yung galit na yung kumakain ka na? Alam mo ba na pagalitan na naman ako ni? Grabe ako na gawa. Ano, papasok ka pa? Oo, syempre. May utang ako eh. Kumakain ng siomay. Sabi ni Matang kanina ha, totoo yan na. Kunyari, kahit naman tayo, nagfe-feel bad tayo pag nagagalit tayo, totoo yan. Pag totoo kang tao, pagkatapos mo magalit, magsisisi ka. Ang sakit-sakit. Ako, pag sobrang sakit na ng mga sinasabi ko, nagsusorry talaga ako. Kahit netizen, ay ate, pasensya ka na. Pag kayong maintulog ko kanina, ang bagal mo kasi magbigay ng tubig eh. Ganun. Kasi totoo yan na, magsusorry ka pa din. Correct! Diba? Correct! Correct! Ano yung anger management? Okay! Mag-in at out ngayong 2023, mga in at out. Ay, naku, ay, gusto ko yung parang in. Charot. Mag-uusapan yan sa pagmamalik ng okay. Yan, ako. Ayan na. Okay. Nahuli na tayo. Okay. Since it's the new year, yes. Pag-usapan natin, what's in and what's out? Mm. Ano ang mga inaasahang bagong fashion trends? Hindi ba? Uh-huh. Mga hairstyle, mga gadget. Ako. Na siguradong inyong kalolokohan ngayong 2023. O ito na. Kaya mo bang sumabay sa uso? Ano ang kailangan nyo malaman? Panoorin nyo ito. Goodbye, 2022! Please be good to me, 2023! Panibagong taon na naman, kaya may bagong kababaliwan ng ating mga kapatid. Aba, syempre, hindi nagpapahuli ang mga Pinoy pagdating sa trending, no? Mapa OOTD man yan, hairstyle, gadgets, at kung ano-ano pang in na hindi na tayo makapaghintay na sabayan.
Welcoming another year alone ngayong 2023? Aba, huwag ka mag-aalala kahit mag-isa ka. Hindi mo na kailangang maghanap ng kausap sa artificial intelligence o AI robot na ito. Interactive at kayang mag-react sa feelings mo. Ito naman si iLink. So may iba't iba siyang functions. Pwede timer, pwede sa music, sumasayaw siya. Kapag gusto niyo lang malibang, lalo na kapag mag-isa kayo sa bahay, ito yung magandang companion para sa akin. Sa mga conscious sa kalinisan at emergency call of nature, no need to worry, sagot ka na rin nitong portable bidet. It is so handy, pwede mong ilagay sa bag, kaya mind mo na. At para sa health and wellness, hindi nyo na kailangang bumiyahe papuntang wellness spa para sa masahe at sauna. Dahil ang latest ngayon, pwede mo na silang ilagay sa sarili mong bahay at massage chair. Pati ang handy eye massager na nire-relax ang mata kung stress ka na sa kakatingin sa gadget. Pagdating sa latest fashion sa mga girls, more skin, better. Kaya in ang mini skirts at cut-out outfits. It's a micro mini na merong thigh-high slit and cut-out. In din ang mga lace at flowing dresses. Sa boys naman, ihanda na ang tailored outfits, oversized shirts, ang pants, at maglagay ng accessories. Kung gusto namang i-flex ang abs, shirtless suits at crop tops. Ang crowning glory naman, ang buhok. Sa mga babae, uso pa rin ang octopus layered cut at magbabalik ang 70s inspired haircut. Based sa face shape nila, kung mas bagay sa kanila yung mga layered cuts, square na face, bagay din sa kanila. Actually, yung layered cuts natin is pwede siya sa lahat. And then yung mga bob naman, pang sa maliliit na mukha para ma-accent pa rin natin yung mga magagandang facial features. Nauuso din po yung mga layered cuts na may bangs, curtain bangs, full bangs, kahit saan po face shape. Sa mga boys naman, the simpler, the better pa rin. Yung design titingnan niya. Parang tinatawag ng mga 2x3 haircut ng classic barbers. Parang studied haircut. Siguro yung mga dark color lang. Highlights din. Simpleng color lang. O ano, sasabay ka ba sa mga bago at uso ngayong 2023? Pag-usapan natin yan dito sa TikToks. Ang ganda. Parang gusto ko magka-sauna at saka yung massage chair. Para I sa, love para massage. Sa akin, ito ha, para sa akin. Kung meron tayong gustong saliksikin na pinaka-latest, kailangan saliksikin natin ang pinaka-latest for health. Yes! Right? Diba? Kasi talagang... You have to invest in health. Oo naman. Paano pa tayo mag-talk show ng ganito kung lahat tayo may sakit? May iniidang. Diba? Oo, kaya diba? Via Zoom? Ano ba? Ugud-ugud ka na, hindi ka na makasalita. Kailangan talaga yung health mo. Health is wealth. And I think for 2023, ang New Year's resolution ng lahat, kailangan lahat healthy. Yes, agree. Yes. Oo. Yung mga usong-uso yan, di ba? Sabi nga nila, mga gadget-gadget. Yung mga bata, pinaggagastosan yan. Pag may edara na, pinaggagastosan natin insurance. Yes. Ayan, yung mga pangpasarap sa katawan para nakaka-relax. Masahe. Yung sauna para at least pagtanggal ng toxins. Yan ang mga hahabulin kong mga trends sa 2023. Oh, importante talaga yan. Pero pagdating sa, ano ba, alam mo, itong iniisip ko eh. Para ang daming namamatay sa cancer, wala pa ba silang nadidiskubre na nakakarating na sila sa buwan. Nakaka-build na sila ng mga spaceship. Bakit hindi pa nila nahahanap yung solusyon sa cancer? That's true. AIDS already has a cure, yeah, di ba? HIV can be prevented. Maraming ganyan. Pero cancer has truly been super-duper hard to cure. Correct. Pero di ba sabi nila kasi, ang cancer kasi, talagang ang base niyan, ang core nung sakit na cancer, ay dumadami ang ating mga stress cells. Stresses in life. Yes. So, parang talagang habang tumatagal, habang nagiging progressive ang buhay natin at nagiging mabilis ang phase, dumadami yung stress natin. So, humanap na sila ng isang ganyan lang, wala ng cancer. Dapat sure. Eh kung yung Omicron nga hanggang ngayon, si COVID-19 nga, wala pa eh. To me, merong mga bagong strain ng COVID
na kailangan nating paghandaan. Kasi marami mga chismis. Mga sub-variants. Ako, because madalian yung COVID, hindi natin alam yung epekto ng COVID, mm-mm, kahit mag-survive ka, hindi natin alam yung epekto ng vaccine, yes, kahit ano. So, para sa akin, the immune system, kailangan natin palakasin. Totoo. Mm-hmm. Premium in health is pinaka number one. Lahat ng mga ano natin, inaabangan natin in 2023. But there are also other aspects. In the year na medyo ina, like technology and mm-hmm, stuff like that, ano yung mga pinaka-excited ka about technology tahimik sa 2023? Nag-iisip yan. Kasi yung pagka New Year, tapos yung mga latest technology, minsan ano eh, hindi ako na-excite kasi minsan mababasa mo pero hindi makakarating. Katulad itong nabasa ko dun sa, napagod ko lang naman to, hindi naman ako nag-research, aksidente lang naman to, no? Meron palang pangalimbawa, long distance relationship kayo. Tapos nakalimutan ko yung pangalan. Na, alam mo, ikaw mag-long distance relationship tayo, Patpi. Sa Pasig, ikaw sa Quezon City. Nasa abroad ka. I know what you're talking about. Tapos di ba may mga video? Yeah. Video call. Tapos, ano na ngayon? VR. VR. Tapos ang mangyayari dyan, yung meron ng isang app na mapaparamdam ko yung nararamdaman mo and vice versa. Physically. Paano kaya yan? Oh, that's true. Nabasa ko rin yan. Hindi na tayo yun parang long distance, pero parang... Pero may motion. Hindi na tayo yun parang sinasabi na lang natin na halikan kita sa liit. Mararamdaman mo ang sa karadyo. Ngayon, talagang ramdam. Ako, in connection to that, ang mauuso ngayong 2023 is, in terms of relationship, it's the situationship. It's called a situationship. Meaning? Wow. Yung meaning, wala ka sa official relationship, wala ka sa friendship, nandun ka sa gitna. Parang kasi ngayon, we have so many choices. Oh. Lahat ng tao ngayon, in terms of romance and the dating world, napakarami mong choice. Isang click lang, di ba? Yes. Dami mong makukuha. So ngayon, para isang tao na hindi ka pa sure kung sino yung kasama mo sa buhay, di ba? Hindi ka mag-fully commit, pero lalagpas ka dun sa expectation ng friendship. Situationship ang tawa. So yun, alam bagong term. Alam mo, sandali lang ha. Oh. Yung situationship, hindi ko maintindihan. Pero alam ko sa sapatos, ang pinakamakintab, iyan ang in ngayon. Ngayon ba? At saka hindi na makita, pwedeng telepono. Yes! At saka weapon! Weapon! Okay. Ang mahal, Louie. Oh, natanggal. Hindi ko maintindihan yung situation. That's why! I'm so glad I'm out of that. Yeah. Kaya nga, okay. Napakaswerte ng mga taong meron ng committed relationship kasi hindi ka na magbabother dun sa mga wala pa sa relationship in 2023. Kasi, pag lumabas ka ngayon in the dating world, napakahirap ang fierce ng competition. Di ba, Kakay? Oo. Pero di naman ako nakikipag-compete dahil busy ako sa business. Kasi ngayong 2023, nararamdaman ko, naboboom talaga ang affiliate marketing. Affiliate marketing. What's that? What is that naman? Eh, kumakalat na nga yan kasi sa TikTok na you can be an affiliate seller. Na, napaka-passive ng income at saka kasi kahit hindi ka influencer o hindi ka binayaran ng isang produkto, pwede mo siyang ibenta through TikTok Shop at kikita yung produkto, yung company at ikaw ay kikita dahil meron kang porsyento sa bawat produkto na mabibenta mo. Ay, gusto ko magpabenta kay Kakay. Ako rin. Bukod sa live selling yan, madam. Bukod sa live selling na alam ko na, live selling na boom talaga sa 2022 yan, yung affiliate marketing. Uso ngayon yan, live selling. At saka nararamdaman ko din, madam. Guys, na ngayong 2023, dahil sobrang health conscious na nga natin, di ba? Main natin yung alagaan ating mga sarili. Feeling ko ba, unti-unti na tayo makakaintindi sa sustainability, yung sa pagkain, yung mga gamit, yung mga ganito. Katulad ng mga, well, syempre, kalaban natin yung malalaking companies, mga products na. Pero dumadami na yung mga tindahan na magdadala ka lang ng bote pero may organic. Ay, wala. Talagang lumalaki na rin yung market na nababawasan yung malalaki. Malalaki. Yes. So, tanong, kayo ba'y papasok sa Bitcoin? Ay, ayun. Natatakot. Until I understand it. Hindi ako papasok sa isang bagay hindi ko pala intindihan. Yes. Correct. Oo, ako rin. Pero bago tayo pumasok sa Bitcoin, utang na loob, ayusin muna natin yung cashless transaction natin. Kasi di ba, kakareklamo lang ng That's the way of the future. Isang foreigner na punta sa airport,
puro cash only. Gcash! Oo, oh, yan ang mga gusto ko ngayon. Maya! It's about time na talaga nating pumasok na tayo dun sa trend ng buong mundo na kailangan na natin mag-cashless transaction. Kasi pag nagpupunta ka sa iba't ibang lugar, yes, tayo na lang mga Pilipino ang may pera sa wallet. Totoo yan. Kaya may hold upper pa tayo eh. Hanggang may pera tayo sa wallet, may hold upper. Ay, diba? Nako! Basta may Gcash, pasok ka. Diba? Yan dapat. Okay. Natin yan. Ngayon dapat wala na tayong nakikita ang pera. Dapat lahat yan ay nasa online. Cash there's society. No turning back. E-wallet. Yes. So this is what we're looking forward to in 2023. At magbabalik pa kami tuloy ang chikahan dito sa TikTok! Happy New Year! Sa bagong taon ay pagsalubong sa mas magandang swerte, mas magandang buhay, mas magaan na kalusugan at mas maraming pagmamahal. Tama! Tama! Lahat tayo may tama na dito! Lahat tayo may tama na dito! Ito lang ang show na talaga pwede ka maglaseng. Okay! So, ang iiwan lang namin sa inyo ay isang masigabong maligayang Pasko at masaganang bagong taon! Iwan na natin yan! Iwan natin ang mga taong ayaw sa atin! At punta lang tayo sa taong gusto sa atin! Yun lang naman yun! Oh, ito na! Bye, Sean! Oh, iniisip nyo pa lang amin ng pinag-uusapan. Kasi yes, pag-usapan na ang dapat pag-usapan. At dahil sa year 2022, ang trip namin hindi nyo binasag. Sa 2023, wala pa rin basagan ng trip. Ito pala yun. Lahat kayo ay aming pakikinggan. At syempre, magsama-sama tayo hanggang 2030! Simulan nyo ha ng masayangin yung 2023. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa 1PH at TV5. At mapapagpagan nyo rin ito sa Radyo 5. Aabot tayo ng 10 seasons. May catch-up airing din tayo sa One News Linggo na alas 7 ng gabi at hanggang nasusunod na Sabado dito lang sa All Yeah!